Good day, Ma'am Ami and BSN2F. Ang topic po na ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa Cognitive Perspective Gestalt Theory. Next slide po. Good day, everyone! Hello, Ma'am Ami and hello, BSN2F. I am Maria Nica Isabella B. Meña and I am from BSN2F Filipino. So today, I will be sharing some ideas and thoughts about Cognitive Perspective, the Gestalt Theory. Kung mapapansin nyo, itong PowerPoint na to ang pinakaunang PowerPoint na naka-upload sa ating Google Classroom. Ito ay under ng Cognitivist and Constructivist Perspective. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. What is this discussion all about? Yung topic na ibabahagi ko po ngayon ay nahati sa apat. Una ay cognitive perspective, pangalawa, definition of gestalt, pangatlo, gestalt theory proponents, at pang-apat, gestalt theory principles. Ang unang bahagi ay ang cognitive perspective. Ang unang ideya ay, cognitive approach deals with mental processes like memory and problem solving. Kapag sinabi natin cognitive, lagi na siyang nakakonekta sa salitang cognition. Kapag sinabi natin cognition, ito ay nangangahulugang process ng pagkuha ng kaalaman na maaaring sa pamamagitan ng impormasyon na natatanggap sa kapaligiran o kaya naman ay mula sa pag-aaral. Under sa cognitive, ang tinatawag na mental activities tulad ng thinking, understanding, learning, at remembering. Nakalagay sa definition na it deals with mental process like memory and problem solving. Ang mental process na memory ay under ng mental activity na remembering. Kapag sinabi natin na memory, may kinalaman siya sa ating ability sa pagtanda, pag-alala, at talas ng memorya. Ang process na problem solving naman ay under ng understanding at thinking na mental activities. Kapag may mga problema, kailangan muna nating unawain saan ba nagmula, ano ba ang ugat. Kapag alam na natin, kailangan na natin ang thinking, kailangan nating isipin kung anong magandang option, anong dapat gawin, anong answer ang tama. And last na mental activity ay tinatawag na learning o cognition. Next na idea ay, it is somehow similar to behaviorism as it also concerned with the mental processes. Kapag sinabing behaviorism, ito ay tungkol naman sa pagkuha natin ng mga katangian mula sa paligid natin. We learn our behavior and our surroundings, people on our surroundings. Diba nga, kapag sinabing learning, kinoconsider na siya as cognitive. Next na idea naman ay cognitive science is a broad multidisciplinary term that encompasses both human science of cognitive psychology and the computer science of artificial intelligence and machine of learning. Cognitive science, ito ay pag-aaral ng isip at kung paano mag-isip ang isang tao. Multidisciplinary term siya kasi connected siya sa philosophy, psychology, linguistics, artificial intelligence, computer science, neuroscience, and anthropology. Ang goal ng cognitive science ay understand human intelligence, understand how our mind process information around us, and understand how that information affect the behavior we do. Para siyang psychology, pero dun sa na-search ko sa Google, ang sabi is, psychology, micro lang siya. Psychology, it is the study why an individual behaves the way she, he does. Pero kapag naman sinabing cognitive science, macro na siya. Why are capable of behaving in the first place? Hindi ako expert sa psychology pero kasi 'di ba kapag psychology tungkol siya sa bakit ganoon ang behavior. Halimbawa, tingin ng tingin sa oras, ibig sabihin noon nabo-bored na. Pero kapag cognitive science ang inaaral doon ay bakit nagkakaroon mismo ng action. Nag-search ulit ako sa Google din ang laging lumalabas kapag cognitive psychology ay theory ni Ivan Pavlov na classical conditioning. Ang experiment niya doon ay yung sa aso. Yung una, binigyan niya ng pagkain tapos pinatutunog niya yung bell. And then, natuto yung aso na kapag pinatutunog yung bell ay may pagkain. So sa huli, pinatunog pa lang niya yung bell, naglalaway na agad yung aso dahil nga alam niya na may pagkain.
Kumbaga, naging conditioning stimulus yung bell. Ayun yung cognitive. Ayun yung cognitive science na mayroong stimuli at saka mayroong ding response. Kumbaga sa cognitive science, ang inaaral ay bakit tayo nag-response, pero sa psychology, ang inaaral ay ano yung meaning ng response natin. Next slide po. Yung next na idea ay, it is a study of perception and of how knowledge is acquired, how it is stored, and how it is purposively used. Kapag cognitive, tumutukoy rin siya sa mga pananaw, kung paano nakukuha yung kaalaman, paano nag-i-stay sa isip yung mga nakuhang knowledge, at paano magagamit yung nakuhang knowledge. Kung babalikan natin yung theory na under ng cognitive, halos dito lang iyon umiikot. Yung theory ni Albert Bandura na Bobo-Dahl experiment, iyon ay tungkol sa kung paano nakukuha ng mga bata yung kaalaman nila. Diba sa experiment nalaman na kung ano yung nakikita sa mga matatanda, ayun din yung ginagaya ng mga bata. Next naman ay yung theory ni George Miller na information processing theory. Diba dito may sensory term, short term, at long term. May mga information na nag-i-stay sa isip ng maikling oras lang at mayroon din mga information na matagal na nag-i-stay sa isip natin. Last na cognitive perspective ay it is concerned with how information is represented and transformed in the brain. Katulad ng sinabi ko kanina, cognitive includes mental activities, gaining information and yung napag-aralan natin week before ng Christmas vacation, yung about sa transferring of learning. Next slide po. Ang pangalawang bahagi naman ng report ko ay yung definition of gestalt. The term gestalt is a German word which means form or configuration. Form means buo, bumuo. Diba nga, lagi sinasabi kapag activity, okay class, form a group. Diba, ibig sabihin nun ay bumuo. Configuration naman, it means arrangement of elements or combination. The focus of gestalt theory was the idea of grouping. Grouping ay pagsasama-sama, pagbuo, o kaya naman ay maraming tao na magkakasama. Next slide po. Ngayon naman, ang tatalakayin ko ay yung mga gestalt theory proponents. Si Wolfgang Kohler, Kurt Kafka, at Max Wertheimer. Sino-sino ba ang taong involved o developer ng gestalt theory? Una nga ay si Wolfgang Kohler, pangalawa si Kurt Kafka, pangatlo naman si Max Wertheimer. Si Wolfgang Kohler ay isang German psychologist and phenomenologist. Kohler emphasized that one must examine the whole to discover what its natural parts are. Para kay Wolfgang naman, dapat laging umpisahang aralin at bigyan pansin ang kabuuan para natural na malaman ng mga impormasyon sa mga bahagi. Si Wolfgang Kohler din ang proponent ng insight learning pero dahil hindi na ako ang naka-assign doon, hindi ko na siya tatalakayin. Ang sumunod naman na proponent ay si Kurt Kafka. Si Kurt naman ay isang German psychologist and professor. There is no such thing as a completely meaningless learning. Para naman kay Kurt, walang aral na hindi mahalaga, walang aral ang walang kahulugan, walang kaalaman na walang pakinabang. Ang pangatlo naman ay si Max Wertheimer. Si Max naman ay isang Austro-Hungarian psychologist and his ideas feature the view thinking proceeds from the whole to the parts, treating a problem as a whole. Para sa kanya, dapat na nagsisimula ang pagtingin sa isang bagay mula sa kabuuan tungo sa mga bahagi nito. Naniniwala yung tatlong proponent sa kasabihan na the whole is greater than the sum of its parts. Diba nga, sabi ko kanina, ang focus ng gestalt theory ay groupings. Magagaling ang bawat tao, lahat tayo may kanya-kanyang ability and skills, pero mas magaling pa rin at mas magiging maganda ang result kapag pinagsama-sama ang lahat ng tao, ibig sabihin kabuuan is greater than individual. Next slide po. Ang unang principle ay learners were not passive but rather active. Kung babalikan natin yung pag-aralan natin dati yung sa about sa discovery ni Jean Piaget sa mga anak niya, di ba sinabi niya na nakita niya mismo na children are active learner at hindi sila passive.
Second principle, ay learners do not just collect information as it, but they actively process and restructure data in order to understand it. Yung sinasabi na process and restructure data ay nangyayari sa tuwing nagtatanong sila. Di ba yung mga bata, matanong sila or marami silang mga tanong? Halimbawa, nakakita sila ng goldfish, itatanong nila ano yan, tapos kasunod anong tawag sa kulay niya, ano kinakain niya, bakit may ganyan, at huli, sino yung gumawa sa kanya. Di ba kapag mga bata, sunod-sunod na yung mga tanong nila at minsan hindi talaga sila nauubusan. Factors like past experiences, needs, attitudes, one's present situation can affect their perception. Past experiences based kay Erik Erikson, yung theory niya na 8 crises. Halimbawa, yung trust versus mistrust. Kapag mistrust ang nangyari, hanggang pagtanda ay mawawala ng tiwala o mahihirapan na siyang magtiwala. Yung needs naman, based naman kay Freud, need is satisfy ang lahat ng needs. Kapag hindi na-satisfy, magkakaroon ng fixation. Halimbawa, fixation sa anal stage. Magiging sobrang malinis siya o kaya naman ay magiging sobrang madumi siya sa sarili. Isa pang halimbawa ng fixation ay yung nangyayari sa pallic stage. Di ba doon nakikita or lumalabas yung Electra complex at Oedipus complex? Kapag hindi na-satisfy ang needs, maaaring hanggang pagtanda nila, makita nila na tama yung tinatawag na incest. Kapag hindi na-satisfy ang past experiences and needs, lahat iyon ay makakaapekto sa perception ng isang tao. Kapag sinabing perception, nangangahulugan siyang pananaw, pagtingin o kaya naman ay point of view. Next slide po. Teachers should encourage the students to discover the relationship of the elements that make up a problem. Incongruities, gaps, or disturbances are essential stimuli in the learning process. Kapag ka hindi tayo nalalabuan sa isang topic, hindi tayo naguguluhan, hindi naman tayo nagsesearch, di ba? Kaya maganda yung pagkakaroon ng incongruities, gaps, and disturbances para mas matuto tayo. Educational instruction should be based on the laws of organization. Yung law of organization, sa ibang tao na rin siya naka-assign, kaya sasabihin ko na lang yung anim na yon. Law of proximity, law of similarity, law of continuity, law of figure and ground, law of closure, and law of fragrance. Dito na po nagtatapos ang report ko. Thank you, Ma'am Ami, and thank you, BSN2F.